Well, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Tuesday, Thursday na usapan. This time, pinag-uusapan po natin ang keys to real life. And we are now on session 7. Welcome sa inyong lahat. So, if this is your first time, I go live every Tuesday, Thursday. Ngayon, sa isang group na lang. Sa Christian Formation Institute. Dati, I was broadcasting to different places. Now, siguro you might be asking, bakit dinecide ko na sa isang group na lang? Well, it's because I thought about it. Napag-isipan ko na since this is about training and about learning, di ba? So, para ma-accomplish yung goal na matuto kayo at magkaroon kayo ng ikanga ng you know, that you would get value out of this broadcast. Kailangan mayroong structure, kailangan may accountability. So, naisip ako the best way to do that is of course to have a group talaga that is private at hindi yung parang naka-broadcast lang sa lahat ng tao and some people watch, some people just look at it, pero hindi naman talaga sila interesado to learn. So, in this case ngayon, balik ano na tayo, iba na yung ating gagawin. From now on, ang mga equipping seminars ng RLCC would be particularly or especially kana broadcasted sa Christian Formation Institute. Now, there are other courses that we are planning to do like makinalaman sa Bible, sa pagtuturo and all of that. We are thinking of either using itong Christian Formation Institute or probably we are going to create another group for that purpose. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo na yung mga videos na nagawa na natin in the past na dati naka-post dun sa RLCC Online, by next week po, all of those videos would be removed and transferred po dito sa Christian Formation Institute. So, heads up lang po, no? Binigyan ko kayo ng ikang awareness about that. So, you will no longer be able to access the videos doon sa RLCC Online. However, the videos would still be available sa YouTube, pero only after ikang the live broadcast. So, if you want to attend the live broadcast at gusto nyo mag-interact, magtanong, ganyan, gusto nyo ako makausap, walang teaching, well, kailangan mag-member kayo sa Christian Formation Institute. Tulad ngayon, you're watching this, that means nasa loob kayo ng Christian Formation Institute, you will not be able to watch the live broadcast any other way. So, yan. So, praise God. So, welcome po sa inyong lahat. So, we are now in session 7. So, wow, mabilis, ano? Baling, isa na lang, tapos na tayo. So by next Tuesday, we will be wrapping up yung 8th session, Keys to Real Life, at least yung part 1. Okay? Meron pang part 2, meron pang part 3. And I think a lot of you are watching, have had the opportunity to watch or rather to attend yung Keys to Real Life even in person before. So baka iba sa inyo, nag-review lang. While others naman, siguro this may be the first time. My suggestion po talaga is for you to truly benefit from this, kailangan po na, you know, i-proseso nyo ito together with somebody na nag-go through na ito or a group of people who are going through it together tapos with somebody facilitating na meron ng experience dito. So that would be the best case scenario. Now, going back dun sa dito sa Christian Formation Institute, siyempre, welcome naman kayo. Anybody can join this private group. Kaya lang, for you to remain, for you to be part of the group and benefit dun sa mga resources na ilalagay natin dito, you have to engage, you know? What I mean by engage? Ibig sabihin, mag-post kayo ng question, you know, maliban sa manood kayo, share some insight, post some question, kung ano natututunan ninyo or whatever, to show na nagpa-participate po kayo to sa learning process within the month, okay? So, in-expand ko na yung time period. Dati iniisip ko 1 week lang, but now I am more gracious, so 1 month
within 1 month po, manood kayo ng any content or magbasa ng any content sa loob ng grupo na ito. And then engage with it, you know. Hindi lang yung magla-like kayo o kaya sabihin nyo watching from Muntin Lupa. But really, you know, siguro mag-post kayo ng isang lesson na natutunan nyo. Or maybe ask a relevant question that you think is good para mapag-usapan natin yan. In other words, I want to say na dito sa Christian Formation Institute, lahat kayong naririto are willing to learn, willing to engage. Okay? Now, of course, kung hindi naman kayo willing, hindi naman kayo interesado matuto, then I don't want to waste your time and I hope you don't want to waste my time as well. So, mutually lang, you know, we can all agree na siguro this is not the group for you. Pero again, let me just reiterate or say it again over and over na welcome naman kahit sino to attend or to join. Wala naman tayong pinipili. Anybody can be part of this group. Kaya lang yung remaining in the group, doon tayo merong standard. So if you want to stay here, continue watching itong mga broadcast na to, mga trainings na to na gagawin natin, well, I recommend na mag-engage po kayo. Huwag nyo lang sabihin that you watched it. Sabihin nyo sa akin kung ano natutunan ninyo or paano nyo i-apply ito o may question ba kayo. Anything that shows na ika nga hindi lang kayo basta nanonood. Okay? So yun ang aking parang mithiin o goal. So within 1 month, if I see your name na wala kayong kahit na anong engagement dito sa group, that would tell me na hindi kayo ganun ka-interesado to really learn. So I'm sorry, huwag nyo po i-take personally. I will have to remove you from the group. Now, of course, you can always reapply, pero you have to convince me na talagang you really want to be in the group, hindi yung nanonood ka lang and you're not really interested to grow or to learn. Okay, fair enough. So, yun po ang ating rules of the game, no? So, tayo po yung manalangin as we are now going to start with session 7. So, isa na lang. After this, next Tuesday, tapos na tayo sa Keys to Real Life Part 1. So, let us pray. Okay, pray po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po for everyone who are here right now watching and maybe later via replay. Salamat, Lord, for the opportunity to continue learning together even through technology. So wala pong limitation, basta merong willing heart to learn. Panginoon, alam ko po na gagamitin mo po maging itong video broadcast na to, Panginoon. So salamat po. We give you praise and Lord, thank you so much in Jesus' name. Amen. Amen. All right. So, welcome, welcome. Now, I'll share my screen right now with you para we can all begin itong pag-aaral natin. Okay? All right. So, there you go. Keys to Real Life. Okay? Mastering the keys to the abundant life Jesus promised. Part 1, redeem the past. Like I said, may part 2, may part 3. So, this time, session 7, ang ating pag-aaralan ay ending untied transitions. Okay? Time to move forward. If you would just recall, we are working our way through an acrostic, yung word na redeem. Kaya nga, redeem the past itong part 1. So, yung R po is... recall your past so far. Now, wait a second. I think I need to turn on my light. Sorry po. Recall your past so far. So, yun yung alalahanin mo yung nakaraan mo and using parang a chart. Yung, if you remember, parang diagram. Mag-draw ka ng straight line sa gitna ng typewriting paper. Tapos, i-divide mo into columns yung mga time periods ng buhay mo. Okay? Let's say childhood, teenage years, adult, ganyan. Tapos, sa ibabaw ng straight line, maglagay ka ng mga emojis doon indicating yung mga positive experiences mo. And then, sa baba naman, using emojis or symbols naman, ilagay mo naman doon yung mga negative na naging karanasan mo in life. Okay? So, yun yung recall your past so far. Second step sa redeem, no, yung letter E, is evaluate emotional freeze points. So, pag-uusapan ngayon, bale, at that step, sa step na yon, pag-uusapan yung ano ba yung mga sinulat mo dun sa lower
side ng chart. Okay? Kasi doon sa R, ang pag-uusapan lang doon yung positive. Doon sa E naman, pag-uusapan yung ano yung mga dahilan bakit ka naglagay ng mga malulungkot na emojis, ganyan. Yung business smileys, malungkot. Doon sa lower part ng yung chart. So, evaluate emotional freeze points. Ibig sabihin, which of these items na sinulat mo sa baba ng chart, ang parang nahihirapan ka to narrate, nahihirapan ka to talk about. Okay? Parang nabibilaukan ka when somebody asks you about it. Yun yung tinatag na emotional freeze point. So, evaluate emotional freeze point. Tapos, letter D is deal with demonic strongholds. So, ito yung mga bitterness natin, mga sama ng loob natin sa mga taong nakasakit sa atin in the past. Including din yung mga involvement natin sa occult at cult at false religions. Kung dati tayo ay may mga anting-anting. So, deal with demonic strongholds, confess them, get rid of them, okay? Renounce them. Yun po yung letter D. Deal with demonic strongholds. Okay, so yung letter E naman po is embrace past sins and mistakes. Yun po yung pinag-usapan natin, you know, last Tuesday ba yun, okay? So here you have to look into your own heart kung ano naman yung mga nagawa mo sa mga tao. Kasi yung dealing with demonic strongholds, usually yan yung mga ginawa sa inyo ng mga tao. Pero sa embrace past sins and mistakes, you look into your own past to see kung ano yung mga nagawa mo na nakasakit sa ibang tao. Now, of course, hiningi mo na siguro ng patawad sa Panginoon niya, which is well and good. Pero minsan yung mga tao na saktan, kinakailangan mo puntahan, kinakailangan mo iproseso, kinakailangan mo humingi ng tawad mismo, personally. You cannot just simply say na, well, hiningi ko na ng patawad sa Panginoon niya. In order for us to redeem our past, we have to make sure na yung mga kasalanan natin o nagawa natin sa mga tao ay talagang actually ma-deal natin ng tama. Kung kinakailangan tayo humingi ng tawad o ika nga yung tinatawag na restitution, bayaran yung utang or ibalik yung ninakaw, whatever is necessary to make sure na walang ika nga kapit sa atin ang kaaway concerning what we have done in the past. So, yung susunod na E, which is redeem, yung word na redeem, is ending untied transitions. Or ending untied transitions. So, we're going to talk about this. Ending untied transitions. So, ang problema po ay meron tayong mga unresolved issues pertaining to our past na usually nag-vacillate tayo na hindi natin maintindihan ang sarili natin. In a sense, we want to forget. May mga bagay na we want to forget, no? So, halimbawa, kung mayroong mga nangyaring hindi maganda noong nakaraan, we want to forget that. Pero at the same time, we don't want to forget, you know, yung mga bagay na we feel na parang, wow, sayang yun, o kaya naalala ko nung ganun pa, you know, or talagang mga past issues na hindi natin, sabihin natin na, ma-overcome, parang lagi natin binabalik-balikan yun, hindi natin ma-resolve sa puso natin na tapos na yun. Okay? Sometimes we want to dwell in the past, no? Especially if it is something that somehow met our needs or we felt na parang ang saya-saya noon or buti pa nung araw, naalala ko tong ganito. So, these are the things na parang ayaw natin bitawan. And the problem there is that hindi sa parang masama na maalala natin yung masaya, no? Ang problema is parang we keep on looking at the past and not face the present. Yun yung problema. I mean, you know, hindi okay lang yung maalala. Ay, naalala ko nung bata pa ako ganito, dati mayaman pa kami. It's all right to remember that. But if you cannot deal with the present reality and you're parang living in the past, no? Parang, for example, well, naalala mo nung binata ka pa, malaya ka, tapos nag-asawa ka na. And so, ngayon may asawa ka na, you still live as if parang binata ka. So, yun yung tinatawag na unresolved issues. Okay? And ang totoo lang is, there are things that we also want to forget. Okay? Na gusto natin makalimutan na, pero they keep on coming back to haunt us, to, you know, condemn us, whatever. So, ito yung tinatawag nating ending anti-transition. Ibig sabihin, kung tapos na, nag-transition na tayo,
Okay? Unang-una, kung na-deal na natin yon, na-embrace na natin yung past sins and mistakes natin sa mga tao. Ngayon, you know, in a general sense, you know, ano yung mga bagay na parang preventing you from living in the present and facing the new opportunities and responsibilities given to you by God? You know, instead of parang you're always parang daydreaming na parang as if sana nandun pa rin ako. Pero well, wala ka na ron. Okay. Tapos na yun. Okay. So let's look at some scriptures na kailangan natin na ma-proseso, no? Ephesians 4:26-27 sabi, in your anger, do not sin. Okay? So, ang kadalasang pinagmumula ng kasalanan is yung ating anger. And anger is because we want something o gusto natin kontrolin isang bagay at hindi natin magawa yun o merong umahadlang sa atin. That's basically where anger comes from. Sabi, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. So, ang ibig sabihin, yung anger natin can cause us to linger on dun sa feeling. And so, instead of receiving God's grace in the presence, we keep on living in the past. Okay? Sabi rin sa Colossians 3, verse 12 to 14, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito yung for the moment right now. Ito yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin in the present time. He wants to develop us, make us the kind of people na ika nga, meron tayong compassion, meron tayong kindness, humility, gentleness, and patience. Ito yung mga wino-work out ni Lord sa atin rather than parang nakatingin tayo lagi sa kung paano tayo sinaktan ni ganito o paano sila may ginawa sa atin si ganyan, you know, or dati ganito yung buhay natin o dati nagagawa ko ito, but ngayon hindi na. So we're all parang focusing sa past natin. And in so doing, minsan nami-miss natin yung present opportunities, yung mga tao sa paligid natin, yung mga tao nagmamahal sa atin, yung mga tao nangangailangan sa atin because we are daydreaming, you know? Daydreaming po tayo. We are looking always at the past. Sabi sa Colossians din, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. You know, maganda yun. Forgive as the Lord forgave you. In other words, the way we deal with the past hurts and yung mga issues natin in the past is the same way that the Lord deals with it in relation sa atin. God, si Lord hindi nagsusumbat. Hindi yung parang lagi na lang niya pinapaalala sa atin kung ano yung mali natin. Hindi po ganun ang ating Panginoon sa atin. No? Sabi nga nung isang kaibigan ko, sabi niya, dalawang klase daw yung mga taong medyo masama ang loob eh. Either hysterical sila or historical sila. Hysterical in the sense parang galit, nagwawala, or minsan historical, binabalikan palagi yung mga nakalipas na. So we are to forgive as the Lord forgave, no? Tayo nakatanggap tayo ng ganong klaseng forgiveness, yung wala nang sumbat, wala na yung parang pinapaalala pa sa atin. Now of course, hindi tayo perfect na tao. And I'm not saying na parang agad-agad magagawa natin if somebody hurts us, na parang kakalimutan na lang natin. Pero it's a commitment na by God's grace, ginagawa natin trusting the Lord na He will help us. You see, itong gusto ko maintindihan natin about the Christian life. Eh. You know, before the Lord, before Christ, before being born again, wala tayong access eh, sa, ika nga, sa grace o sa spiritual benefits of being in the kingdom of God. Ano tayo doon? Sarado tayo doon. Eh. And so, we were left on our own. Kumbaga, kung ano yung mga problema natin, then we will just deal with it the way we know how. Pero pag ikaw ay na-born again, you gain access and nagkakaroon ka ng keys to the kingdom of God. Which means na may access ka na ngayon sa mga bagay that before wala kang access. And part of that is the grace to forgive, the grace to look at the situation and know in your heart na, well, you know, Jesus died for this also. So I can forgive this. I can let go. It's parang bibigyan ka ni Lord ng grace. Kung gusto mo, if you're going to ask for it, it's possible. You can ask God na, Lord, bigyan mo ako ng grace
na pag nakita ko tong tao na to, na I will no longer hold grudges sa kanya, or I will not keep on parang living in the past and always parang, you know, lagi na lang pag makikita ko yung tao, parang ninanamnam ko yung nagawa niya sa akin. And that's a very parang wasteful and kaya nga nakakalungkot na ano natin, no? Choice natin yun eh. We have the choice to direct our minds to whatever it is na gusto ng mind natin, eh, no? Meron tayong will, eh, no? So, pwede tayo ma-focus na lang palagi sa nakalipas. So, I pray na huwag natin gawin yun. For us to be redeemed, we have to choose to end yung mga bagay that God says, tapos na, you know? I remember I was hurt many years ago. I was hurt by a group of people, particularly one person. Na talagang tuwing makikita ko yung tao na yon sa labas, talagang parang kumukulo yung dugo ko kasi naalala ko yung ginawa niya. So every time na makikita ko siya, hindi ko siya matingnan. Tapos minsan babatiin niya ako, hindi ko siya mabati, parang sumalob ko sa kanya. So I lived like that for quite some time until one day I realized, what am I doing? Ano ba ginagawa ko? No? I realized na, yeah, nasaktan ako doon. Pero, wait a second. God has the grace and the ability and the power to set me free. Why am I living in the past? So, that's when I realized na, okay, I will now appropriate. In other words, gagamitin ko the grace that is available for me to be able to forgive. You see, ito yung problema ng ilan sa atin who cannot, you know, parang transition into the present. Yung parang iniihila tayo ng mga nakalipas, you know, yung relationship na nakalipas, yung love life na nakalipas, yung social status na nakalipas. The reason hindi tayo makawala is because we don't really believe na kaya tayong pakawalain ni Lord. You know, we don't really believe that God has the grace and the power, you know, to set us free. You see, yun lang talaga yung issue dun eh. It's like, pag nagugutom ka, okay, pag nagugutom ka, hahanap ka ng pagkain, believing na pag kinain mo yun, mabubusog ka eh. That's what you do eh, right? So in other words, kung, you know, parang kumukulo-kulo yung tiyan mo, eh, nakakita ka ng pancit canton, ilulutuin mo yun because you really believe na, well, pag niluto ko yun at kinain ko yun, mabubusog na ako, right? And that's the problem with us living right now in God's kingdom. Di natin naiintindihan na we have, by God's grace, no, it's only just a prayer away. Meron tayong access dun sa availability ng kung ano man yung power na kailangan natin to do whatever it is that God wants us to do. It's available. It's just for the asking. Kaya yung mga tao who continue to struggle with past issues or sin or whatever, simply don't want to believe na available yun. It's like, uhaw na uhaw ka, nakikita mo yung gripo, mutulo yung tubig, pero iniisip mo na, well, you know, wala akong magagawa, talagang ganyan ang buhay, okay, mauuhaw ako. So, in the meantime, tulo lang tulo yung tubig, and all you really have to do is go there, tapos salukin mo lang ng palad mo yung tubig, and minum ka, that's all it takes. So, in the same way, in the kingdom of God, all it takes is to believe that what God says in His Word is available sa iyo, His power, okay, makes it possible sa atin to live life according to God in what God intends. Okay, so, sige, tuloy tayo. Colossians 3, no, sa verse 14 naman. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So, sa madaling salita, this is the goal, eh. Kaya tayo nag-aaral ng history of life, itong redeem, iniisa-isa natin. Isang letter na lang tayo, M, which is, you know, modify false beliefs. Pero kaya natin iniisa-isa yan is because the truth is, pinalaya na tayo ng Panginoon, pero we need to appropriate, we need to claim, and we need to say, yes, Lord, we need to agree with God, and we need to process it para yung talagang binibigay niya na sa atin na spiritual blessing ay talagang maging atin na talaga by experience. Okay? You see, everything that belongs to the Lord na binibigay niya sa atin is available to us by God's grace and it's a gift. Pero kung di mo tatanggapin, there's no way you can benefit from it. Okay? Maging salvation, forgiveness, o kahit ano pa yan. Okay?
If I tell you na, oy, meron akong gift para sa iyo, it may be a good thing, pero kung ayaw mong kunin, ayaw mong tanggapin, then basically it's a useless gift, at least as far as you're concerned. So yun ang kailangan natin ma-realize. Itong redeem na pinag-uusapan natin, ang goal nito is so that we may become a person of love. Loving God with all our hearts and then loving others as Christ loves us. It's a process, it's a discipleship process every day sa buhay natin. Pero there are always temptations. We are always tempted to live our lives as if parang, sabi nga ni Paul, just mere men. In other words, so go operate ka lang according to the worldly principles. Hindi mo nakikita that God has now given you life. And this life is eternal in nature, meaning it's a life with God. And so available na, because of that reality, available na yung mga resources na kailangan mo to really thrive and really live a blessed life in the kingdom of God. Being alive is basically that, you know, para maintindihan nyo. Being alive means I'm able to access, okay, mga resources outside of myself. Tulad ng hangin, tubig, you know, pagkain, fellowship with people, friendship. You know, there are things that I can access in the physical world that would help me to thrive as a physical being. But you see, hindi lang naman ako physical being. I'm also a spiritual being. So ang tanong is, where do I get the resources to, ika nga, nurture and thrive as a spiritual being? Apart from Christ, wala. On my own, wala. I'm basically doomed, okay? My soul is dead. Pero thanks be to God, na through Jesus Christ, He actually gave us access to a life that is truly life through faith in His in Jesus Christ. So ang tanong natin ngayon eh, ngayong nabuksan na yung pintuan and you can now enter, do you enter and do you actually take advantage of those resources? Alam mo, masyado akong passionate dito, so maybe pasensya na kayo if I'm rambling on. Anyway, Matthew 18, 15, 16 sabi, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. May proseso ang Panginoon eh, magiging sa conflict. Hindi tayo dapat manatili eh, sa ganung parang may kaaway tayo. We have to resolve it as far as it depends on us. Okay? Kung may magagawa tayo, gawin natin kung ano yung dapat natin gawin para ma-resolve yung issue na yun. Go and point out their fault. Okay? Just between the two of you. Huwag mo nang patagalin yun. Okay? And some people kasi gusto natin, pinipikles natin yung conflict. Parang nilalagay natin sa garapon, binagmamasa natin, nilalagay natin ng ilaw. You know, so parang we want to dwell talaga in past issues. And that is affecting our present. Sabi, but if they will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. So nagdadala ka ng kasama, hindi para kampihan ka. Nagdadala ka ng kasama para ma-determine kung sino nga ba talaga yung nagkamali, sino nga ba talaga yung nagkasala. Minsan pareho kayo. So the point is not so much magdala ka ng kakampi. The point is para magkaroon ng pagkakaunawaan. You see, understanding, the ability to listen and understand and ability to, you know, to speak the truth in love. Lahat yan mga resources galing sa kingdom of God. Eh. And that is made available sa atin in Christ. Napakahalaga na. So, sabi, if they will not listen, so in other words, hindi mo naman totally responsibility lang yun. They too have the responsibility. Okay? So, sabi nito, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. I remember somebody asking me, Pastor, paano yun? Pag ginawa mo na lahat, nag-reach out ka na, humingi ka na ng tawad, pero ayaw ka pa rin nilang patawarin. Well, the answer is right here. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong responsibility. Responsibility ko, pag nalaman ko na nagkasala ako sa inyo, is to go to you and, you know, to ask for forgiveness. Pero kung ayaw nyo akong patawarin, absuelto na ako doon because I did my part. I went to you, I humbled myself. Ngayon, kung ikaw, let's say ikaw yung na-offend, ayaw mong tanggapin yung paghingi ko ng patawad, nitigasan mo yung puso mo, o kaya sasabihin mo sa akin, wag mo akong kausapin. It's no longer my burden. Eh. It's now your burden.
So everybody has a burden to carry. So may responsibility tayo before the Lord. Okay? Kaya nga doon sa Lord's Prayer, kung maalala nyo, di ba? Lagi natin sinasabi doon, you know, forgive us our sins, okay? As we forgive those who sin against us. So mutual na ano yun, responsibility. Okay? So wag natin hayaan na may mga unresolved issues tayo na parang ayaw natin bitawan, ayaw natin kalimutan. Okay? We have to learn how to end untied transitions. Sabi sa Philippians 3, 12 to 14, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. The Christian life is an active pursuit, no, of the will of God, which is found in Christ. So, ano yan? Hindi yan parang complacent ka lang, naka-standby ka lang. You are pursuing a goal. And that goal, of course, is Christ Himself and His will for our lives. So, kaya nga Christianity is not about having parang certain external behaviors to show na, you know, under ka dun sa category ng Christian. But it's really a journey of faith every day toward a goal. And that goal is Jesus Christ Himself. Sabi rin dito, verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Okay? So, you know, sabi niya, hindi naman ako perfect, pero at the same time, you know, I don't live in the past, sabi ni Paul. Sabi niya, I pressed on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. You know, some of us, lalo na pag nagkakaroon tayo ng failure, either nagawa natin yung failure or maybe other people's fault kaya nagkaroon ng failure, o kaya merong hindi nag-workout na relationship, o kaya parang may mga bagay na sana mabalikan natin, gusto natin mangyari ulit, or whatever, okay? Or even sabihin natin mga past successes. Hindi lang failures eh, pati success. That can actually just pull us down. Again, my point is not yung parang masama kapag naalala mo yun. Hindi, yung bang parang you are choosing to use whatever resources meron ka ngayon or even parang disregard whatever resources na meron ka para lang you can just relieve yung past na yun. So in other words, nami-miss mo yung will of God for you na right now. Nami-miss mo yung mga tao na gusto ng Panginoon na mag-minister ka. Nami-miss mo yung mga tao nagmamahal sa'yo, nagiging grumpy ka at masungit ka. Nami-miss mo yung will of God for your life right now. Yun yung problema dun eh. Okay? And that's what we need to, you know, tawag dito, malakpasan natin. Whether success or failure yan. I mean, if it's in the past, it's in the past. Okay? You can say, well, there is a time na ganito, nanalo ko, you know, na-reward, awardan ako na ganito. Yeah, okay, fine. Stop living in the past. Okay? Or nagkamali ako, you know, may mga hindi nag-workout na relationship, or hindi kami nagkasundo, nag-break kami. Okay, fine. Don't live there. Live now, dito, here. Okay? That's the point. Right? So, ano yung mga kinds of transitions? Marami yan. Ha? Let me just give you some examples ng mga transitions. Of course, yung normal transitions, yung ba, di ba, childhood, adulthood, you know, teenage years, and then adulthood. Yeah, these are normal things eh. Pero ang mahirap kasi pag ang isang tao parang hindi siya makamove on sa adulthood o yung tinatawag na adulting. Gusto niya manatili sa teenage years o minsan mga parang isip bata. So ito yung mga tao who could not end yung mga transitions na yun. Another one is yung relational transitions, like I said. You know, meron kang love life dati na hindi na nag-work out. Okay, stop living in the past. Let go mo na yun. Tapos na yun eh. Maybe it was your fault. Maybe it was his fault, her fault, whoever is at fault. But tapos na eh, okay? So right now, may mga tao na who can be your friend. May mga tao na who can actually love you. So minsan nalulungkot ako may mga Kristiyano who could not join a small group. And if you ask them, bakit? Eh, kasi dati nag-join ako sa small group eh, nasaktan lang ako eh. Okay, that's sad. Pero tapos na yun eh, right? Kalipas na yun eh. Or, you know, ayaw ko mag-commit sa local church. Bakit? Kasi dati nag-commit ako na-burn lang ako, na-burnout, gano'n. Well, you know, that's sad. Nakakalungkot yun. Have you learned anything from it? Yeah, marami ako natutunan eh. Well, that's good. So now move forward.
Diba? Stop living in the past. Another would be vocational transitions. May mga tao nagkakaroon ng change ng kanilang career or naiiba yung trabaho nila. And sometimes they just bemoan o ano ba sa Tagalog yung bemoan. Masyari atang nosebleed yan. Yung babarang, oh, naalala ko ganito yung trabaho ko noon, sarap-sarap eh. Okay, fine, alright. Again, there's nothing wrong, maalala mo yun. But if you're missing out on what God wants you to do at the present time, then you have a problem. You have to end it. You have to face your transition na yun, accept na that happened before, it was good, fine, pero tapos na, move on. Okay? And then merong financial transitions. May friend ako na dati, ang yaman-yaman nila, laki ng bahay nila sa Green Hills. And then, naghirap sila. Pero hindi niya, ma-embrace yung transition na yun. Ano pa rin siya, mag-aasos pa rin siya. Wala na siyang pera, pero mag-aasos pa rin. Parang yung libre niya, he could not face the fact na hindi na siya mayaman. So that can also happen to some of us. Geographical transitions. Ako, when I was growing up, I went through this a lot kasi palipat-lipat kami. And so I sometimes would remember, naalala ko nung nakatera kami sa Las Piñas kasi dati taga Las Piñas ako sa Pilar. Oh, ganito, ganyan-ganyan. Yeah, those are nice memories. But again, ulit-ulit tayo. Kung tapos na. Okay? That's the point. And then, of course, there are spiritual transitions. Ito, mahalaga ito. Kasi, for example, dati, wala ka pa sa Panginoon, but now you have given your life to the Lord. So what do? Do you continue parang living as if parang wala ka pa rin kay Lord? Or are you now going to live your life kasi na kay Lord ka na? So I've seen this happen all the time. Sa mga tao na at first, okay, sinurrender nila yung life nila kay Lord. Nag-disciple sila at first, naging disciple sila at first, pero something happened, nagkaroon ng career change, o ano man yung nangyari. And now they are living as if parang hindi nila kilala si Lord. So hindi sila nakapag-transition. It's like parang they're going back to their past life. So tawag natin minsan dyan, backsliding, di ba? Okay. How the past affects the present, alright? It affects us eh, di mo? Una, we refuse to accept the change. Ganun yung minsan epekto sa atin. Ayaw natin tanggapin na nagbago na. Ayaw natin tanggapin na hindi na tayo ganun, hindi na tayo mayaman, hindi na tayo available, o hindi na tayo free, o whatever, right? Parang, yung isang kaibigan ko na nakapag-asawa, sabi niya, nagse-celebrate siya ng anniversary, sabi niya, well, na-celebrate ko ng 10 years of imprisonment, sabi niya. So parang hindi niya mag-get over yung, you're now married eh, so you now have obligations, you're now committed, hindi ka na pwedeng mabuhay na parang free ka, nakatulad dati, naka-single ka pa. Wala na yun. Okay? So, we choose to live in the past. That's another thing na sinasabi ko nga, hanggang mabuhay tayo in the past. Okay? We use the past to justify our fear of the present. Ito yung malupit kasi ayaw mong tanggapin o ayaw mong harapin yung present time kasi, nag-fail ako dati. Hindi ko nagawa yun noon eh. Ganito, ganyan-ganyan, I remember I had a friend na nag-fail siya sa isang exam. So, nung may chance na siya na mag-take siya ulit ng exam, ayaw niya na. Sabi ko, bakit? Kasi nag-fail ako eh. Iba naman yun eh. Nag-fail ka noon, but you can try again. And maybe this time, you'll succeed. So, yun. We use the past to justify our fear of the present. Ikaapat, we misuse the present by comparing it with the past. We always do this. Diba? Ganun, dati kami, ganito eh, ganito kami. Doon sa church namin, ganito noon eh. Yung church mo noon, okay yun. Yung church mo ngayon, iba yun. So, live right now in the present time and deal with that reality. We confuse the past with the present. Minsan napoproject nga natin eh. For example, maybe you have had a father na very strict. So, ngayon na adult ka na, pinoproject mo pa rin yung siguro yung hatred mo sa father mo, yung fear mo sa father mo, sa mga tao in authority na wala namang kinalaman doon sa tatay mo. Wala man siyang kasalanan doon. Okay? It was somebody else. Okay? So, end that. Okay? So, now let me just talk about the five phases toward change. May mga phases. Phase one, expectations of impending change. Yan na. Parang, diba? Parang katulad na nangyari sa atin na, alis na ba tayo sa center? So, may expectation of impending change. Phase two ay yung efforts to stop change, okay? So, ito yung minsan dinatawag na grieving. Ayaw natin mangyari yung change. And then phase three, experience of actual change. So, yun na nga, nangyari na yung pagbabago.
And then phase 4, emotions after the change. So ito yung difficulty. Nangyari na yung pagbabago, hindi nahirapan tayo dati matanggap. And then phase 5, embracing the change. And here's what we're talking about dito sa step na to, yung end anti-transitions. Embrace it. Embrace the change. Give thanks to God. Wala na yung dati. Praise the Lord. Kung maganda yon, praise God. Kung hindi naman maganda yon, well, ibigay na natin sa Panginoon yun. Okay? So, I just want to end with this idea, no? Let go when God says let go. Okay? Well, don't hold on to anything na parang to the point na nami-miss out mo na yung present time. Okay? So, yun ang pinakamahalaga na dapat natin maintindihan. Okay? Let go when God says let go. Now, if you want to talk about this, here are some suggestions na pwede yung pag-usapan. Una, have you ever tried to forget unresolved relational conflicts? Diba? Very common yan. Diba? Minsan may mga hugot yung mga tao. They're always going back to that issue. Kwento nyo yun. Do you try to hold on to past successes or failures? Why? Right. This is again another common thing na nangyayari. We hold on to the past. So, I hope na we would be able to resolve this. Okay? Itong ano natin. I hope that we can end yung mga transitions na tapos na, nangyari na. I hope that we would not continue living in the past. Okay? So, this is session 7 and anti-transitions. So, what can you do? Siguro with the help of somebody or with a group, i-confess mo yung mga bagay in your past that keeps on pulling you back, keeps on holding you. Confess it and then by God's grace and in prayer, iano mo na yun, let go mo na. Sabi mo, Panginoon, I'm just so thankful to you for that relationship. It was wonderful while it lasted, pero ngayon wala na yun, tapos na yun. So, Father, thank you for the present opportunities. So just pray through it. Pray through each item sa buhay mo na parang hindi mo siya matanggap na tapos na, nag-transition na. So pray about it and give it to God. Amen? Amen. All right. So let me pray for you. Let me pray for each one of you na nanonood. Lord, tunay nga na minsan may mga things in our past na hindi namin makalimutan o ayaw namin makalimutan. Or minsan gusto na talaga namin makalimutan. So, Father, I pray, help us to end anti-transitions that you have already allowed to be past. And tulungan mo kami, Lord, not to live in the past, but to live in the present and toward the future. So, Panginoon, nasa iyo yung grace. Kaya naniniwala po kami na when we pray for this, you will grant us our request. So, Lord, give us the grace to just say hallelujah for all those things na nangyari in the past na maganda. And at the same time, kung may mga hindi maganda o pangit, we give thanks to you because tapos na yun. Help us, Lord, to move forward and to accept, Lord, the new blessings that you have for us today. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. All right, okie dokie. So let's see kung meron pong mga nag-i-engage sa inyo dito sa akin. All right. We only have a few viewers right now. Okay lang. Let's see kung sino mga... Oops, walang nagko-comment. Sayang. Okay? So, walang comment, walang hi, walang hello. Dati, merong mga watching from Muntinlupa. Okay, mga ganang bagay. So, anyway, let me just... So, kung wala pa naman, okay, nagsusulat pa kayo. Let me just tell you about another... parang event that goes on every Monday, Wednesday, and Friday. So, here it is, okay? Alright, so ano yun? Okay, it's basically called Upbeat Devos. So let me... Upbeat Devos, alright? So every Monday, Wednesday, and Friday,
6 p.m. para po sa mga kabataan po yan, alright? For the young people. Young pa ba kayo? So, if you know somebody who is a young person, you know, high school, college, even young pro yata sumasama dyan. Well, maganda, they talk about yung devotional that I created in the U version, yung Get Real Life. So, feel free to join that. It's a one-hour thing. It's being broadcasted live sa Upbeat Youth page, Upbeat Youth channel sa YouTube, also sa Real Life TV. By the way, you know, just in case hindi nyo alam, alright, so I see, I think I have that here. Let me see if I have it. Alright, yeah, wala ako dito, alright? So, let me just type this right now para madali nyo malaman. Okay. All right. Ang pangalan po nung sasabihin ko, ay, Real Life TV. Oh, yun ang sasabihin ko, right? So let me just you know, show that sa ilalim para makita niyo. All right. Real Life TV, which is https://tv.rlcc.ph. Punta po kayo ron. We are trying to create a one site na nandun lahat yung mga different broadcast natin. So, let me see. Meron kayang gusto mo kumausap sa akin dito? Alright? Okay. So, Sister Chat. Hello. Oh, finally. Meron kumakausap sa akin. Praise the Lord. God bless you, Sister Chat. Okay? Tingnan natin. Sino ba kumakausap sa akin dito? Sister Hermine, meron po bang acceptable certain period of transition to end the past? Well, you know, that's a good question. Wala naman talagang period eh. But, I mean, if something in the past keeps on parang hindering you from living in the present, then as soon as possible, kailangan i-end mo na yan. Alright? Kasi, yun ang pinaka-main issue dyan eh. Nakaka-function ka ba in the present? Halimbawa, binari, ministry. May pinagagawa sa'yo, ayaw mong gawin because yung past experience mo, nagkamali ka, nag-fail ka, so ayaw mong gawin yung present ministry na pinagagawa sa'yo ni Lord. That's a good example. I-resolve mo na yun. Tapos na yun eh. Whatever it is na nag-feel, you know, naman yung nagkamali ka in the past, di mo nagawa, well, learn from it. Stop living in the past. Okay? So, walang timetable, pero para sa akin, ang pinaka-senyales niyan is if you cannot live fully in the present, in the kingdom of God, then find out kung ano yun ba? Bakit ganun? Are you afraid? Are you, you know, worried? Are you anxious? Ano ba? Or are you just living in the past? So, yun yung point. I think not so much yung time frame, but ano ba nagiging epekto nung past na yun sa present reality ng buhay mo? I think that's the more important thing to consider. Alright? Yeah, let me see. Oy, buti may mga nangipag-usap na sa akin dito. Sister Feli, I had experienced financial transition by attending care. I had learn not to live in the past but to pursue trusting God. Oh yeah, praise the Lord. Oh, maraming ganyan eh, di ba? Yung either mayaman dati, tapos ngayon naghirap na, you know, dati ang daming ari-arian, may bahay pa ngayon, nangungupahan na lang. O kaya even yung mali, you know, parang dati mahirap ka, tapos ngayon yumama ka na, you know. So, you know, hindi mo, parang hindi ka pa rin makapamuhay ng, with a sense of gratitude. Basta sa akin yun, if there's something na related sa past mo, tapos naihinder ka from really living right now in the kingdom of God and being grateful to God and facing yung mga new realities na ino-open up sa'yo ng Panginoon. Kasi life is all about ano eh, the awareness mo of moments eh. Life is really all about your awareness of each moment. Moment to moment. Eh. Okay? So, in other words, pag meron nangyayari ngayon at hindi ko na-appreciate, hindi, I'm not there, o parang nasa ibang lugar ako, I'm missing the moment eh. Parang ganun. So, I need to realize, ano ba yun? Ano ba yung nangyayari? Why am I hindered from enjoying the moment? So, kasi yung moment eh, whatever that is, I can share it with the Lord or I can share it with other people. And so, pag naging shared experience yun, then it becomes intimacy, di ba? You know, tiyatag na intimacy when you share experiences and awareness and feelings and all of that with another person, no? Or with God, di ba? So yun, pag nawawala ka na ng awareness, you're no longer living in the present, something is wrong.
Alright, napabay dito. Okay. Oh, she's a failure ulit. Can I still comment for the session 6? Yeah, sure. Session 6 is embrace past sins and mistakes. Yan. Session 6. Go ahead. No problem no yan. So, we are now 4:51. We only have 9 minutes to go before we end. So, tanong na po kayo and then I will be ending. Alright? So, by the way, please tell others about itong setup na ito. Hindi na ako nagbo-broadcast sa lahat ng Lupalop. Bo-broadcast ako sa Christian Formation Institute na lang for the equipping. Ha? Hindi yung para sa mga generic. You know, Abit Devo, Sunday Worship, mga ganyan, mga generic yan. So, exposed tayo dyan. Sa labas yan. Pero pag training na, pag equipping na, dito tayo sa Christian Formation Institute. Okay. Thank you, PB. Through Carol, nakalaya na ako sa past ko. Yes. Oh. Okay, chismis. Yeah, sorry lang. Malaking tulong po talaga. Mahugot lahat ang mga past na nangyari sa buhay. Napatawad ko na ang mga tao na nagkasala sa akin. Now I'm happy na maraming salamat, PB. Yes, that's good to know, Sister Chad. Good to know po yan. Yeah, yan naman ang kalooban ng Panginoon. Eh. Now imagine mo kasi, kunyari, may nakasakit sa'yo. And because of that, nahirapan kang magtiwala sa mga tao ngayon. So, hindi mo ma-receive yung pagmamahal nila. Hindi mo rin sila mamahal. Like ang may suspicion sa kanila. Like ang may duda sa love nila. Parang feeling mo hindi genuine yun. Like ang nag-uusga. Lagi mo parang pinipreempt ang mga tao. Kumbaga praninga. Okay, praning. And that is really, ano tawag dito? Yung parang nami-miss out mo the life that is truly life right now that God wants to offer you. Nami-miss mo yun. Because you're living in the past. Okay? And the past can either be positive or negative, no, di ba? Pero more often, di ba, yung negative eh. Yung parang may nangyari, hindi maganda, nasaktan tayo. Tapos dahil doon, yung present mo, hindi mo na maharap. Hindi mo na ma-enjoy. So yung mga tao nahihirapan makipag-relate sa'yo. Kasi you are a past-oriented person. Ayun ang problema natin dyan, okay? So thank you, Sister Chat, for sharing. Okay? Pwede po ba na ma-watch and replay na late po kasi ako na pumasok? Yeah, pagkatapos ito, it will be a video on demand. Alright? So this will be available for you to watch. Okay? So praise God. At purihin ang Panginoon. So welcome na welcome po kayo. Anyway, matatapos na po tayo. But always remember, yung live broadcast at yung interaction with me kapag equipping na is only dito lang sa Christian Formation Institute. Sa group na ito, private group ito. Meron din page ito eh, pero hindi naman private yun, public yan. So this one is a private group. Anybody can join, anyone can can be part of this group. Pero to remain in the group, again, ulitin ko ha, to be part of the group and to benefit from the resources in the group, kailangan within the month, mag-engage ka somehow. Sa kahit saang post dito, kahit saang video, just engage, you know, ask questions, write your insights, kung ano yung natutunan mo, just show me that you're interested to learn. So, pag ganun ang ginawa mo, then you stay in the group. Pag wala akong nakikita sa'yo na kahit anong niha-niho, parang walang kahit anong ebidensya na buhay ka pa, okay. I'm very sorry, you know, I don't want to waste your time and I hope you don't want to waste my time. So, pag ganoon, pag let's say isang buwan, wala ka man lang kahit anong ebidensya dyan na may pinanood ka, na nagustuhan mo, na nagre-react ka. Pag walang ganoon, well, I have to remove you from this group kasi hindi ka interesado matuto. Alright? So wala pong samaan ng loba. That's basically how I'm going to do this. So anyway, so thank you so much sa inyo, those of you who engage with me. Feel free to continue, you know, posting and, you know, kasi every month, I will review. Re-review ako, tinitignan ko lahat ng mga members. Yung mga tao na hindi nagpapakita ng engagement, I will remove them from the group. Of course, you can reapply, pero you have to convince me that you truly want to learn. Ayoko, you are part of this group, pero basically, wala lang. You're not really concerned about the learning process. Okay? Well, that's it. So, maraming salamat po. Okay? Let me just remind you, tomorrow, Friday po, meron pong upbeat at 6 p.m. So watch it if you're a young person.
And I think karamihan sa nanonood sa akin, the young person, so maybe hindi applicable. But anyway, if you have any person na young, invite them to watch, convince them to watch, pray that they would watch. So, thank you so much po. Muli, Tuesday ulit tayo, next week. This time, yung last session na ng KRL, which is session 8. And that wraps up everything dun sa KRL. So, natapos na natin. Hallelujah. Praise God. Tapos na po natin. So, thank you po. God bless you. Until next Tuesday po. Amen.